Kumusta mga future kapitbahay? Samahan nyo kami na bisitahin ang isa sa foreclosed na bahay ni Pag-ibig. Nandito ulit kami para sa isa na namang bagong episode ng Murang Bahay. Yan, so bago ang lahat, papatingin ko muna ang mga nakakasama ko dito. Sa Murang Bahay, simula umpisa hanggang ngayon, tayo po ay isang taon nang magkakasama sa paghahanap ng bahay na foreclosed ni Pag-ibig. Yan, so congratulations po. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago naming i-upload. Kami po ay nag-feature ng mga foreclosed na property ni Pag-ibig. Hindi po kami ehente ni Pag-ibig at hindi din kami konektado sa kahit anong kumpanya. Kagaya niya lang din kami na naghahanap ng mga foreclosed na bahay na pwede din namin i-bid. Sa panonood ng aming mga vlog, matutulungan namin kayo na maghanap ng mga foreclosed na bahay para naman makasali din kayo sa bidding. Medyo malapit na tayo doon sa may property na hinahanap natin. Yung landmark natin is itong 7-Eleven. Doon sa may Jade Residences. Dito ko rin din sa may bandang kaliwa. Yan. So dito po sa may kanto niya, nandito po yung sakay ng tricycle papasok doon sa loob. 8 months ago, na-vlog ko na itong Jade Residences sa unang pagkakataon. Yan. So after ko siyang i-upload, marami doong nag-comment. So ang sabi nila, medyo may kahirapan daw ang tubig dito sa Jade Residences. Kasi ang tubig daw ay lumalabas lang sa madaling araw, tapos 3 oras lang. Yan. So medyo hassle para sa may pasok pa kinabukasan or mamaya, kasi kailangan mong gumising para lang mag-igib ng tubig. So yun yung balita natin dito sa Jade Residences 8 months ago. Yan, so kung may makakapanood man na taga Jade Residences, kung may pinagbago po sa pag-deliver niya ng tubig, comment down below nyo po. At saka kung wala pa naman pong pagbabago, pa-comment na rin po para ma-update po yung mga magiging future kapitbahay ninyo na kung sakaling mag-bid sila dito.
may kalapitan na tayo sa unang foreclosed na bahay na hinahanap natin. So, andito siya sa may bandang kaliwa. Yan. So, ito na yung foreclosed na property na hinahanap natin. Para po sa inyong kalaman. Ito po ay bare type pa. So, wala akong nakita mga improvement doon sa loob ng bahay. Yan. So, mamaya makikita ninyo. Yan. So, mag-park po muna tayo. Yan. So, ito na yung future na bahay ninyo. So, lapitan natin. May mga halaman lang. Siguro ito yung halaman ng kapitbahay. So, ang kagandahan sa property na ito, meron akong nakitang kandado ng pag-ibig. Mas okay pag may kandado pa ng pag-ibig yung bahay kasi walang nakakapag-squat doon sa mismong unit. Yan. So, kaya hindi masyadong nasisira or nadudumihan. So, onti lang nilinisin mo kasi wala naman nag-squat. Yan, kung mapapansin mo, wala pang semento dito sa may harapan niya. Yung mga bintana niya, mukhang okay pa naman lahat. Wala pang mga basag. Yan, so subukan natin silipin ang loob ng bahay. So, ang bahay na ito ay bare unit pa. Wala pang pintura. And then, wala pang tiles nung sahig. Yan, so kung makikita naman ninyo, yung pintuan dun sa likod ni wala pang pintura. Tapos yung hagdanan niya, so naka-primer pa lang din. Mapapansin nyo talagang hindi pa ito natitirahan. Yan, so usually naman kapag Jade Residences, meron silang provision for 2 bedrooms. Yan, so ang kisame niya ay wala pang bulok doon sa may taas niya. Yan, so ito yung harapan, may mga halaman galing sa ating mga kapitbahay. So, ito yung view dito sa may harap ng bahay mo. Tapos, ito yung mga magiging future kapitbahay mo kung sakali man na ikaw ang mananalo dito sa bidding. Yan. So, itong katabi mo nakapag-extend na. Yan. So, ito yung mga future kapitbahay mo. Medyo mukhang tahimik naman. Property na ito ay nasa properties under public auction, no discount. Ito ay nasa tranche SBP 251, item number 66. Ang address ay Jade Residences, Phase A, Block 42, Lot 3, Barangay Malagasang 1G, Imus, Cavite. Ito ay townhouse na merong lot area na 36 square meter at floor area na 42 square meter. Ang minimum bid price ito kay Pag-ibig ay 915,300 pesos. Kung sakali man na ito ay binid mo ng 1 million at ikay nanalo, ang required gross monthly income mo lang na approximate ay nasa 17,000 plus. Tapos ang magiging monthly mo for 30 years kung ilo long-term installment mo naman to ay 6,000 plus lang. Yan, so natapos na po natin ng unang bahay na hinahanap natin. So punta naman tayo sa pangalawang unit na foreclosed ni Pag-ibig. So medyo malapit lang siya dito. Tatawid lang tayo dyan sa may pinaka main road nila.
medyo malapit na po tayo sa pangalawang property na hinahanap natin. So, dito yan sa may bandang Block 64. Yan, so mag-park muna tayo. Yan, so itong nasa tapat niya, nasa tapat natin, ito yun na yung property na hinahanap natin. Ito yung mga magiging future kapitbahay mo kapag ikaw ang nanalo dito sa bidding. Yan. So, lapitan natin ng kaunti yung property na hinahanap natin. So, may mga tambak siya ulit. Makikita mo doon sa may labas na yung kisame sa taas ay okay pa naman. So, wala pang bulok. Tapos, yung mga bintana niya, kung mapapansin mo, lahat naman ay kumpleto pa yung glass. Dito sa labas, hindi pa siya talaga nakasemento. Yan. So, may mga tambak pang gulong. And then, may doghouse pa po. Yan, nung bintana niya, hindi natin siya masisilip kasi meron siyang parang frosted na na tint. Yan, so hindi natin siya makikita kung ang bahay ba na ito ay bare pa ba o may nagalaw na. Dito sa may pintuan niya, wala akong nakita na kandado ni Pag-ibig. Pero nakalak naman yung pintuan na yan. Yan, so nakalak po siya. Noong unang visit ko dito sa Jade Residences, medyo naingganyo din akong mag-bid sa mga bahay dito. Pero ang naging problema ko lang, wala kasi siyang parking. Yan, so ang isa sa mga hinahanap ko na bahay sana is yung may parking lot. Ngayon ay nandito na tayo sa pangalawang property na hinahanap natin. So ito ay nasa tranche SPP 251. Ang acceptance of bid offers nila ay sa October 10 hanggang 14, 2022. Ang opening of bid offers nila ay October 19, 2022. Ito ay nasa item 67. Ang address ay Jade Residences, Phase A, Block 64, Lot 62, Barangay Malagasang 1G, Imus, Cavite. Ito ay townhouse na merong lot area na 36 square meter at floor area na 42 square meter. Ang minimum bid price nito kay Pag-ibig ay 915,300 pesos. Kung nagustuhan mo ang aming episode ngayon, huwag mong kalimutan na i-click ang like button. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago naming i-upload. Yan, so good luck po sa bidding ngayong week mga future kapitbahay. Hanggang sa muli, paalam!